Hello po uli, si Raisa po ito. Ituloy na po natin ang ating pinag-uusapan tungkol sa ATM ng Wastong Nutrisyon para sa mga malulusog na palay. Tandaan po ninyo na pag malulusog ang inyong mga palay, makasisiguro kayo ng masaganang ani. Bilang pagbabalik-aral, ang ibig sabihin ng Wastong Nutrisyon sa palay ay ang pagbibigay ng tamang sustansya sa tamang dami sa tamang oras. Simple lang po ang Wastong Nutrisyon para sa palay. Tandaan lang po ninyo ang mga letrang A, T, M. A, alamin ang mga pangunahing sustansya na kailangan ng palay. T, tandaan ang mga mahahalagang yugto sa paglaki ng palay. M, mag-abono sa panahon ng pagsusuwi at paglilihi. Noong nakaraan, napag-aralan natin ang A sa ATM tungo sa Wastong Nutrisyon. Alamin ang mga pangunahing sustansya na kailangan ng palay. Sa videong ito, pag-uusapan naman natin ng T sa ATM ng Wastong Nutrisyon. Ang T ay tandaan ang mahalagang yugto sa paglaki ng palay. Bibigyan natin ng pansin ang mga sumusunod. Ang mga yugto sa paglaki ng palay kung kailan mahalaga ang sustansya, ang paraan upang mabigyan ng sustansya ang mga bagong tanim na palay. Upang mas maintindihan ang wastong nutrisyon sa palay, kailangang malaman kung kailan ba dapat bigyan ng tamang sustansya ang mga ito. Ang bawat yugto sa paglaki ng palay ay may kaakibat na tamang sustansya at tamang dami upang maging malusog ang inyong palay. Ang palay ay katulad ng tao. Dumadaan din ang mga ito sa iba't ibang yugto ng paglaki. Mula sa pagiging binhi, magiging batang halaman hanggang maging ganap na palay. Ang pangangailangan ng palay sa sustansya ay nagbabago sa bawat yugto ng paglaki. Ang dami ng abonong dapat ibigay sa palay ay dapat akma sa kanilang pangangailangan. Ang tatlong pangunahing yugto sa paglaki ng palay kung kailan dapat sapat ang sustansya ay ang mga sumusunod. Panimulang yugto, pagsusuwi, at paglilihi. Pagbagong tanim ang palay, nangangailangan ng mga ito ng sapat na dami ng posporo, potassium at sulfur na higit sa kayang ibigay ng lupa, mga organikong sangkap at patubig. Kaya naman, ang mga abonong nagtataglay ng posporo, potassium at sulfur ay kailangang ibigay sa bagong tanim na palay. Kailangan din sa yugtong ito ng nitroheno, ngunit sa kakaunting dami lamang. Sa panahon ng pagsusuwi, kakailanganin ng palay ang karagdagang nitroheno dahil magiging mabilis ang paglaki at paglago nito. Ngunit ang dami ng nitroheno ay nararapat na akma sa pangangailangan ng palay sa yugtong ito. Ang panahon ng paglilihi ng palay ay isang napakahalagang yugto na kailangan ng karagdagang nitroheno dahil ito ay ang panahon na nag-uumpisa ng mabuo ang mga magiging uhay at butil. Kapag mataas ang inaasahang ani at pag hindi binabalik sa bukid ang mga pinag-anihan, maaring magdagdag ng potassium sa inyong palay sa panahon ng paglilihi. Ang panimulang yugto ng paglaki ang panahon kung kailan unang mangangailangan ng sustansya ang inyong palay. Ito ay ang unang 2 linggo pagkatapos mailipat tanim ang inyong palay o hanggang 18 araw naman pagkatapos maisabog tanim ang inyong palay. Sa panimulang yugto, habang bata pa ang inyong palay, mabagal pa ang paglaki ng mga ito. Mahalagang sa yugtong ito ang paglago ng mga ugat ng palay na siyang kumukuha ng mga sustansya mula sa lupa. Posporo ang tutulong upang maging malakas at malusog ang mga ugat ng palay. Kaya't lahat ng kailangang dami ng posporo ay dapat maibigay sa palay habang bata pa ito. Ito ay sa loob ng unang 2 linggo pagkatapos na mailipat tanim ang inyong palay o sa loob ng 18 araw naman pagkatapos maisabog ang inyong palay. Ang potassium at sulfur ay mahalaga rin para sa kalusugan ng inyong palay habang bata pa ito. Ang 2 sustansyang ito ay maaring ibigay sa batang palay katulad ng posporo. Sa panimulang yugto,
kaunting dami lamang ng nitroheno ang kailangan ng palay dahil mabagal pa ang kanilang paglaki. Kaya't 25% o ika-apat na bahagi lamang ng kabuuang dami ng nitrohenong kailangan ang dapat ibigay sa palay sa panahon bago sumapit ang pagsusuwi. Pag sobra ang dami ng nitroheno sa panimulang yugto, magiging mahina at masasakitin ang inyong palay sa pagtanda nito. Sa karaniwang kalakaran, ang mga abonong may taglay na NP o NPK tulad ng 16-20-0 o 14-14-14 ay mainam gamitin sa unang pag-aabono. Ang mga abonong ito ay may posporo at sulpur na kailangan ng palay sa paglaki at may taglay din silang sapat na dami ng nitroheno. Iabono ang lahat ng kinakailangang 16-20-0 o 14-14-14 sa loob ng 2 linggo pagkalipat tanim o sa loob ng 18 araw pagkasabog ng inyong palay. Pag kayo ay gumamit ng mga abonong may taglay na NP o NPK, maari na kayong hindi gumamit ng urea sa unang pag-aabono dahil kaunting dami lamang ng nitroheno ang kailangan ng batang palay. Ang mga abonong 16-20-0 o 14-14-14, pag ginamit sa rekomendadong dami ay makakapagbigay na rin ng sapat na dami ng sulfur na kailangan ng palay. Kaya't pwede na kayong hindi mag-abono ng ammonium sulfate pag tamang dami ng mga abonong 16-20-0 o 14-14-14 ang ginamit ninyo. Sa karaniwang pamantayan, ang pangangailangan ng palay sa sustansya ay dumarami sa pagtaas ng ani. Ibig sabihin nito, ang abonong ibibigay ninyo sa inyong mga palay ay maaring dumami sa pagtaas ng inyong ani. Kaya't mas maraming abono ang kailangang maibigay sa inyong palay sa mga panahon at lugar kung saan mataas ang inaasahang ani. Para sa mas tiyakang pangangasiwa ng sustansya para sa inyong palayan, kumonsulta kayo sa Nutrient Manager for Rice. Pwede nyo itong magamit sa pamamagitan ng internet sa inyong computer at maging sa inyong cellphone. Ang tea sa ATM tungo sa wastong nutrisyon para sa mga malulusog na palay ay tandaan ang mga mahahalagang yugto sa paglaki ng palay. Ito naman ang mga kailangang tandaan. Ang 3 pangunahing yugto sa paglaki ng palay na kailangang masapatan ng sustansya ay ang panimulang yugto, pagsusuwi at paglilihi. Ang mga abonong may taglay na NP o NPK tulad ng 16-20-0 or 14-14-14 ang mainam gamitin sa unang pag-aabono. Ito ay sa unang 2 linggo pagkatapos na mailipat tanim ang inyong palay o mga 18 araw naman pagkatapos maisabog ang inyong palay. Lahat ng kinakailangang posporo, higit sa kalahati o lahat ng kinakailangang potassium at kaunting dami lamang ng nitroheno ang dapat ibigay sa panahon ng panimulang yugto. Thank you.